Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang maikling duet po ni Maine Mendoza with Kuya Paolo kanina. Nasaktuhan ko po kasi para alamin kung si Maine ba ay present sa Itbulaga kanina. Ayun, naunahan pa nga po akong maalala ni Lola Granny. Sabi po niya, wag mo munang patayin ang TV. Maganda yung kanta niyang yan. Kasama niya si Alden nung nag-date sila sa Tagaytay. Yan ang ginamit niyang kanta ni Maine. Ang kinanta po kasi nila kanina no, ay yung awiting Someday We'll Know. At dahil nabanggit nga po ni Lola Granny yun kanina sa akin, habang naluluhaluwa pa siya, ako po ay napacheck po kaagad sa YouTube, ano? Sa YouTube channel po ni Maine. At hinanap ko talaga yung Tagaytay vlog nila. Nakakaiyak nga dahil sa pagkamis sa kanilang dalawa, no? Talagang walang pagbabago at ang dami pang reaksyon ng mga Alden fans sa video clip na napanood po nila sa social media. Bukod nga riyan, atin din pong pag-usapan ang ganap kay Maine at kay Alden ngayong araw ng Huwebes. Parehas po kasing tahimik yung dalawa, di ba? Tulad na lang po ng ginagawa pong mas, alam nyo yan, mas maayos pang promotion ng TV5 kay Maine kaysa po sa ginagawa ng GMA. Sisilipin din po natin yan, pati na rin ang latest photo ni Maine na kalalabas lamang po for Vivo. Sabi naman po sa inyo, magkaiba man o magkatulad ang mga ganap kina Maine at kay Alden ay sagot pa rin po namin ang mga updates about them para po sa araw-araw ninyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers namin. At ulitin ko lang, kahit pa ulit-ulit ako dito, kami po ay nagpapasalamat sa binibigay nyo pong pagmamahal at pagsuporta kay Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Kahit ulit-ulitin ko po yan, kami po ay nagpapasalamat. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta kay Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, ano, pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Zaldi Cono. Sabi niya, sa tuwing magre-restory si Maine ng sa IG niya, lagi kong tinitignan yung picture ng unang nag-story noon at laging matured ang nakikita ko. Ganun kamahal ni Maine ang matured fan. Tsaka nakita ko rin na nilike ni Angel Folkerson yung post ni Maine. So sweet. Wala talagang palya yung pag-view ni Maine sa mga tagahanga niya. Ma-view ka lang ng isang Maine Mendoza o Alden Richards. Nako, magtatatalon ka na sa tuwa. Sana naman makita na natin si Tisoy sa Itbulaga. Ang dami nang nakakamiss sa kanya. Anyways, mag-ingat po tayong lahat kasi may COVID pa. Stay safe, our cards. God bless. I agree with you, Zaldi, no? Pero ang sabi nga ng iba, nagpaparamdam daw ulit itong si Maine, no, sa ADN to support her, no, lalo na sa mga nambo-boycott dahil panay raw ang like nito sa at view nito, no, sa mga ganap nila noon ni Alden. Na maaari naman po talaga nilang isipin, no, wala naman pumipigil sa kanilang isipin 'yon, pero wala pong kasalanan si Maine Mendoza doon. Okay? Ang may kasalanan po niyan ay ang ganid niyang management, no, yung gahaman niyang management. 'Yun po ang may kasalanan doon. Huwag kang mag-alala, Maine, ano? Magparamdam ka man o hindi, mahal na mahal ka naming mga nasa gitna. Kayo ni Alden, ano? Titig mo pa lang sa mga ginawa nyo noon ni Alden. Masayang-masaya na kami at nagtatatalon na ang mga puso namin. Salamat sa comment, Zaldi, as always. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Yasmin Tobias. Ano? Sabi niya po rito, Sir Pinas, wala na pong break yung star ng GMA. Kahit may pandemic, tuloy-tuloy po ang project niya. Loaded po yan. Sabi, diretso naman lockdown shooting kay Bea na naun siya mi. Wala na pong isip-isip yan. GMA, mga project nila, lost at kaya gawa ng teleserye ng 1 week lang. Kaya gawa ng movie less than 1 month lang. Tama. O nga naman, ano? Ganyan sila kahitik. O nga naman.
at isang location lang. Balik man siya sa Itbulaga or hindi, masaya na kami. Always present si Pretty Maine. Focus po siya sa mga offer sa kanya. Without gimmick-gimmick na casual single, may idinidate. Ang galing na niya ngayong magpasakay. Di na po pwedeng lokohin ang mga fandom ngayon. Walang sikretong hindi mabubunyag. Ano? Di na uubra ang pang-showbiz ngayon. I'll dub forever. Nako, Miss Yasmin Tobias, ano? Yan rin po yung pinalalabas ng iba kasi July na po ipapalabas yung teleserye ni Alden. After naman po nun ay yung movie nila Alden at Bea. Pero until now, sabi nga nila, no, movie muna ni Bea at John Lloyd ang uunahin bago ang kina Alden at Bea. Sana talaga, no, makapagpahinga muna si Alden. Alam naman natin na ang pahinga niya ay sa APT with Maine, di ba? And I agree, ang galing-galing na ni Maine, eh. Talagang iniiwasan na niya yung mga nakikisakay sa kanya. Yun bang inililink sa kanya basta siya trabaho lang. Very, very professional talaga, no? Yan ang napapansin natin kay Maine. Habang tumatagal, nagiging mas professional pa siya. Salamat sa comment po ninyo. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Elsie Contado. Sabi niya, Mr. Pinas, pangangalandakan ni Mr. Spotted na isasama daw niya si Maine sa pangangampa niya. Ah, pinangangalandakan niya nga. O nga, narinig ko rin po yan, ano? Ang kapal na mukha talaga para ipangako niya sa mga tao. Di man lang sinabi kung papayag yung isa. Pinalalabas niya na akala mo hawak niya sa leeg si Maine. Sabi mo nga, admin, sarap kutusan. Ako gusto ko na siyang sabunutan ng magising sa katotohanan. Kita niyo na, Miss Elsie Contado, sa kanya na natin nakikita, kay Mr. Spotted na natin nadidinig, you know? At nakikita kung anong plano niya kay Menggay, di ba? Kaya habang papalapit na ang eleksyon, no, hindi ako magugulat na ipagsisiksikin na naman niya ang sarili niya kay Maine. Matalino si Maine. Alam natin hindi na siya papayag pa. At huwag niyo na pong sa akin lang naman ito, no, personal ko lang naman po itong palagay. Huwag na ho nating sabunutan si Mr. Spotted. Baka kasi matanggal ang piluka. Alam niyo naman, baka matanggal ang piluka ni Panocchi, di ba? Salamat po sa comment ninyo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, no, naghihintay po kami ng reply with Miss Lou. Siya po yung madalas kasama nila Alden at nila Mama Tan, ano? About po yan dyan sa official schedule ni Alden. Pero sabi nga po ng iba, nakakalabas na po si Alden sa set ng teleserya nila, kaya nasa short break na yan. Panigurado na raw yan. Nag-reply na po si Ms. Lou. Ang sabi pa lang po niya, nagpapahinga po si Alden. Pero wala pa po siyang binabanggit na nasa short break na nga po si Alden. As long as wala pang official schedule na inalalabas, no, itong team ni Alden, hindi po muna namin kukumpirmahin na si Alden ay nasa short break na. Mahirap na. At baka mabokya tayo pare-parehas, di ba? At dahil nga nagpapahinga si Alden sa mga oras na ito, yan din po ang dahilan kung bakit wala tayong nakikitang mga latest pictures ni Alden sa set po ng teleserye nila. At hindi na ako nagulat pa, no, nasa July po ipapalabas ang teleserye ni Alden kasi kahit naman po nung mga nakaraang taon, July talaga itinatapat ang mga teleserye ni Alden. Habang si Maine Mendoza naman po, kung maglalakbay ka sa mundo ng social media, ang dami-dami po talagang naging emotional sa kinanta ni Maine kanina na ang title po ay Someday You Will Know. Sabi nga po ni Miss May Josephine Arciaga, teary-eyed ako kasi tinitignan ko ang pagkanta ni Maine kanina. Ang layo ng tingin niya na parang kinikilig at nasa alapaap ang iniisip niya. Halatang may iniisip habang kumakanta. Agree po ako sa sinabi ninyo, Miss May Josephine, ano? Nang mabanggit nga rin po ni Lola Granny na yung kinanta ni Maine ay yung ginamit po niyang kanta, no, sa Tagaytay vlog nila or sa date po nila, no, eh pinanood ko po ulit talaga at nakaka-touch talaga na ewan, hindi ko maintindihan, talaga naghahalo-halo yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan kasi habang kinakanta ni Maine kanina yon sa Itbulaga, same na same, yun pa rin po yung Maine Mendoza na nasa vlog sa Tagaytay, yung kadate ni Alden sa Tagaytay, no, maraming salamat Maine at muli mong ipinaalala sa amin. At speaking of Maine, dinaig na talaga ng TV5 ang GMA pagdating sa promotion. Paano ba naman, konting kibot or activity lang po ni Maine sa social media niya ay agad-agad pong ibinabalita ng TV5 na akala mo talaga contract artist na nila si Maine, na akala mo talaga si Maine na ang mukha ng TV5, 'di ba? Habang ang GMA ayon,
Paano po sila nagpo-promote? Personal na buhay ang kanilang inaatake. Gagawin pang mga agaw itong si Alden dahil si Jasmine Curtis Smith po ay may boyfriend na po. Tapos, ibinubugaw pa nila kay Alden sa totoong buhay. Ang layo ng pagiging professional, alam niyo yan, ang layo ng professionalism ng TV5, no? Kumpara dun sa GMA. No? Sana lang talaga, wag ma-impluensya ng mga managers ni Maine ang TV5 sa pagbabalita about Maine. Kasi kung mangyari yun, nako, pare-parehas silang mga media pag untugin natin, ano? At again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.